halos one month na hindi ako nakapag-upload ng content sa you. Hindi naman content, dahil nagko-content din ako. Pero puro cover songs at mga original songs lamang yung aking kino-content. Halos ganun yung setup ng aking channel ng halos isang buwan. So ngayon naisipan ko mag-create ng vlog about sa tungkol sa pagtamang paglagay ng keywords sa ating YouTube content bago natin i-upload kay YouTube. So last April lang ako nagsimulang mag-focus sa YouTube, and now June na ay na-monetize ng aking channel. So ang tawag dito, so sasamihin ko sa inyo yung technique na ginawa ko, at ito ay tungkol din sa paglagay ng tamang keywords. Kaya ako naabot kagad yung 4,000 watch hours. Kasi kung bagong YouTuber ka, ang hinahabol kasi natin na mahirap na requirements ng YouTube ay yung tinatawag na 4,000 watch hours. So ilang minutes yun? 4,000 times 60. Medyo malaki-laki. Pero binigyan naman tayo ng YouTube ng isang taon, 12 months, para bunuin yung 4,000 watch hours. Saka 1,000 subscriber. So yung 1,000 subscriber, kaya-kaya natin yung ng isang buong taon. Pero yung 4,000 watch hours, medyo mahirap. So ang ginawa kong technique, yung nga tamang keywords, tamang tag, tamang title, para kahit munti pa lang yung aking subscriber. Dati kasi mga 400 to 500 pa lang yung aking subscriber. Pero medyo napabilis yung aking watch hours dahil sa may nag-viral na video ako nung that time, na tama yung mga tags at keywords na timing ko. Kaya na-rank up ni algorithm ng YouTube yung aking video at naging top 5. Halos naging top 5 pa siya sa global. Pag isa-search mo yung video na yun, tungkol sa viral dati na yun, eh halos top 5 yung aking video. Kasi tama yung aking keywords. So yun nga, ang kalaga ng keywords. For example, may mga taong hindi mo naman subscriber, pero pinanood nila yung video mo kasi nga sa keyword. Kunwari, may isa-search sila ganito, nag-viral. May nag-viral na topic. So isa-search nila ng mga tao sa YouTube yung topic na yun. Then pag tama yung keywords mo, ay makikita nila siyempre yung channel mo. And then, susubscribe ka nila, papanoorin nila yung video mo. Kung marami, kung mga 100,000 yung nanood sa video mo, nakuha mo kagad yung 4,000 watch hours. Ganun lang kadali. So, yun nga. So, pag mag-upload ka ng content, syempre, yung title, doon napapasok yung keyword. Dapat maayos yung title mo. Huwag mo nang tularan sila kung na halos isang word lang yung title nila. Kasi sikat na sila, pwede yung subscriber nila. Hindi na nila kailangan ng keywords. So, ayun. Sa title pa lang, kailangan mag-ayos. Ano ba tawag doon? Searchable. Ano? Yung tamang title. Kung naman masyadong mahaba, basta related talaga sa video mo. Kung baka nag-upload ka ng viral video, related na talagang madaling hanapin yung title mo ng ibang manunood. So, ayun. So, pagkatapos ng title, pwede ka rin maglagay ng hashtag doon pagkatapos ng title mo. And then, sa description, magkakaroon mo sa description 5,000 characters. So, pwede ka maglagay sa description na related talaga sa topic mo. Para yung keyword, parang sa keyword din yun sa description, 5,000 characters. Pwede mong pumili yun. Basta related lamang sa video na i-upload mo, sa content na gagawin mo. And then, may option pa doon na pagkatapos mong maglagay ng description ay yung paglalagay ng tags. May option doon na maglalagay ka ng tags. Marami din yun, halos 5,000 characters din. Kahit punuin mo siya, basta isipin mo na related din sa video mo. So ayun, mayroon ding dapat natin isa lang alam tungkol sa paglalagay ng keywords. Kasi yung iba naglalagay ng keywords na ganito-ganito, iba naman hindi naman related sa video. Basta lang inisip nila na hanapin. Kumbaga, naglagay sila ng tags na how to earn money online. Pero hindi naman ganun tungkol doon yung video nila. So, oo, mahanap ng ibang tao yung video. Pero syempre, pag pinanood na, hindi naman tungkol talaga sa money earning apps or how to earn money online yung video mo. So, ang magiging labas nun, kapag ka nagpa-review ka na sa YouTube channel, kapag naabot mo na 4,000 watch hours, magpapa-review ka na kay YouTube para i-check nila at
makita nila yung ginawa mo dati na ganun pala ilalagay yung keywords. Eh, ano, i-message ka nila at hindi nila i-allow yung YouTube mo na mamonetize. At ang kaso nun is yung tinatawag na misleading content. So, ayun, parang minimislead mo yung mga tao sa mali naman na kumbaga yun na ngayon, tulad ng sinabi ko na how to earn money online, pero hindi naman talaga ganun yung video mo. So, misleading content yun. Iwasan din natin yung clickbait. Parang ganun din yun sa tinatawag na thumbnail, sa paglalagay ng thumbnail. Hindi naman makatotohanan sa video mo. For example, ganito, sumahod, nakalagay sa thumbnail mo, sumahod ka ng gantong napakalaking pera sa YouTube. Pero sa totoo, hindi naman ganun kalagay yung pera sinahod mo. Kumbaga, gagawa ka ng motivational video na hindi naman totoo. So, papasok yun sa misleading content. So, ayun, ingat-ingat sa ayusin mo yung paglalagay ng keywords mo para ma-search yung channel mo at yung content mo at maabot mo yung 4,000 watch hours. Pero ingat-ingat din sa paglalagay ng keyword. Dapat appropriate din siya sa video na yan, sa content na ginagawa mo, para hindi ka para hindi ma-mislead yung mga tao. At syempre, pag na-mislead yung mga tao, yun din ay kakaso sa'yo ni YouTube pagdating ng panahon na magpapamonetize ka na. Misleading content yung itatawag ni YouTube sa channel mo. So, hindi i-allow ni YouTube yung ganon. So, ayun na nga yung topic ko. Tamang paglagay ng keyword sa ating content para madaling hanapin ng mga tao, ng mga viewers. Para madali natin maabot yung 4,000 watch hours at mamonetize na rin tayo. So, yun, isa shoutout ko muna yung mga tropa ko sa Baler, mga kaibigan kong nagbablog sa Baler. Sila Sir King TV, ni Kuis Bill Sanchez at ni Kuis Louis Arapan, stroke na vlogger. Pa-search na lang din po. So ayun, maraming salamat at sana may natutunan ka sa aking content ngayon at sana ma-monetize ka na rin sa lalong madaling panahon. So God bless. So pala akong ihabol tungkol ito sa isang webpage na aking kaibigan. About ito sa mga taga-Aurora na agent or mga nagtitinda ng mga lupa, mga nagpaparenta ng mga boarding house at ayun, mga real estate. So kung ikaw ay agent ng lupa or may gusto kang ibentang lupa na ikaw mismo yun ang may-ari ng lupa or bahay or paupahan, pwede kang mag-register sa webpage. Wait lang, itututok na lang yung camera sa desktop para makita natin. Madala rin ako mag-install pa ng screen recorder. So itututok na lang yung camera sa desktop. So ganito yung magiging interface dashboard ng webpage ng aking kaibigan. Ang web address nito ay pinespaceaurora.com. So kung ikaw ay agent ng lupa or nagmamay-ari ng lupa na gusto mong ibenta online or mga paupahang bahay or bahay na gusto mong ibenta, basta Aurora lamang po ito sa mga taga Aurora, ay pwede ka mag-register dito para mas mapabilis mabenta yung binibentang lupa sa online. So kapag kami mga nagbabrowse online ng mga bibiling lupa, so makikita nila ito. So sa right upper part may register dito. So try nating i-click. Ayun, mag-register ka lamang dito kung ikaw ay agent. Ito, name, last name, email. Siguro kailangan mo dito ng valid email address para makontakt ka ng mga buyer. Ayan, username, password, confirm mo yung password mo, then register. Automatically, kapag ka nakapag-register ka dito, magkakaroon ka ng profile. So, parang ito, parang ganito. Nandito yung pangalan ng agent na nag-register, nandito yung email niya. Pwede siyang i-contact dito at nandito yung mga list ng kanyang mga binibenta ito. Beachfront lot for sale, Barangay Sabang, Baler, Aurora. Nandito may mga ito yung naka-featured siya ngayon. May hindi ko mabasa. Ayun, siguro sa yung price siguro, pwedeng i-email mo yung agent. Kasi wala price not available yung nakalagay dito. So ganun, tapos ito lot with transient house. Ayun.
So ganito, kapag ka agent ka at nag-register ka, magkakaroon ka ng sariling profile dito sa site niya. So para mas mapabilis mong mabenta yung lupa mo or may pinapaupahan kang bahay, ay mag-register ka lamang dito sa findspaceaurora.com at libre lamang po ang pagre-register dito. So ito, may mga feature dito sa right upper part. Try natin tignan. Ayun, may tatlo nang naka-featured. May farm lot for sale, Barangay Dinadyawan, Dibacola Aurora. Basta yung place po ay dito lang po, around the Aurora lang po. So ayun, may mga social media account sa dito, Facebook, Twitter. Ayun. So explore na lamang po natin yung kanyang website para mas mapabilis po yung ating pagbebenta ng lupa or transient house or mga paubahan. Ayun. Salamat po, at ililink ko na lamang po yung address ng kanyang website dito sa description below. So ayun, thank you.